Umabot na sa 44 ang sugatan sa lindol sa Hilagang Luzon nitong Martes, habang mahigit 18,000 pamilya naman ang apektado ng kalamidad. Live mula sa La Paz, Abra, nasa frontline ang balitang yan, si Josh Camo. Josh, kumusta na ang mga residente dyan? Cheryl, dalawang araw matapos ang lindol dito sa Abra, bakas pa rin ang takot at pangamba sa mukha ng mga residente, lalo't para sa kanilang kaligtasan. Dahil naitala ng FIVOX ang mahigit 600 na mga aftershock simula pa noong Martes. Mga kama sa labas ng bahay. Iyan ang palatandaan ng trauma ng mga residente ng Lagayan, Abra, kasunod ng magnitude 6.4 na lindol noong Martes. Pakiramdam daw nila, mas ligtas sila kung sa labas muna sila matutulog. Pati pagpunta sa evacuation center, inayawan nila. Para sa inyo, mas gusto nyo nalang mag-stay? Stay, pero sa labas po, sir. Hindi sa loob. Kaya palaging nakabukas ang pinto para pag, kunyari, naghugas kami, matras na naman, lumarganan man. Kasi diba sabi nila, may second emotion pa na lindol. Kaya palaging nakabukas na lang ang pinto. Para pag ano, takbo ka agad, ano, gumuhuman ang bahay mo, safety ka. Pinuntaan rin namin ang sityo Baybayatin. Hindi rin na iba ang sitwasyon dito. Dito sa sitio Baybayatin, problema pa rin ang ligtas at komportabling matutulugan. Bukod kasi sa mga matatanda, mga baby na rin ang natutulog dito sa labas, ang ilan sa kanila nagkakasakit pa. Nagkakaubot-sipon na raw ang ilang mga bata dahil sa lamig ng panahon. Naawa ko sa bata kasi malamig sa labas. Mahirap kasi. Kasi baka magkasakit. Hiling ng mga residente sa sitio Baybayatin, mabigyan sana sila ng tent. Kahapon, namigay ng cash ayuda si DSWD Secretary Erwin Tulfo sa mga nasugatan at sa mga nasira ang bahay sa Abra. Naabutan din namin kanina ang pamimigay ng food packs at hygiene kits sa mga apektadong residente sa bayan ng Lagayan. Bukod dyan, kailangan din ng pondo para sa pagpapaayos sa mga nasirang simbahan gaya ng Iglesia Filipina Independiente. Kinordonan na nga ito para ma-inspeksyon. Nananawagan kami sa mga nais pong tumulong, especially sa mga NGOs para sa mga pag-restore ng mga old structures like our church. Hindi po namin ito kaya na kami lang. Sabi naman ng alkalde ng La Paz, ipa-uubayan na niya sa National Historical Commission of the Philippines ang pagpapaayos sa mga nasirang simbahan. Kung konkreto lang yan, we can readily assist them. Pero yung kasi may batas na sinusunod dyan eh. Those historical sites, you cannot just repair them, you're gonna just simply touch them. We have to follow several procedures before pwedeng galawin yung mga yon. Nananawagan din ng pondo ang alkalde sa bayan ng Lagayan. Mismong munisipyo nila, nasira na naman sa ikalawang pagkakataon. Una na itong nadali noong lumindol noong Hulyo. Sana mabigyan kami ng assistance dito sa Lagayan na brapo. Sa infra, repair sa mga infra namin. Cheryl, nandito ako kasalukuyan sa Aglipay Church kung saan nakita natin ang mga residente at mga taon ng simbahan na naglilinis ng simbahan. Desidido silang ituloy ang mga serbisyo ng simbahan kahit mahirap itong dagok. Aabot naman sa mahigit 100 infrastruktura at mahigit 500 mga kabahayan ang nasira ng lindol. Kaya naman, mahigit 300 mga residente ang walang matirhan. Cheryl? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Josh Camo.